Handling Dunkin Donut Tax Evasion Challenge. Okay. Lahat po ng informasyon na nakasulat sa likuran ko ay galing po dito. At i-discuss ko isa-isa. Okay? Para maintindihan ng taong bayan, paano ma-avoid yung magkaroon ka ng ganito? Lalo na yung ang dami-daming franchisee o franchisor ngayon, ano? Oh, sabi po dito ng BIR, altered ho ito, hindi altern, hindi ho Pasko, altered. Altered. Altered ORSI. Okay, matagal ko nang itinuro ito sa mga accountants, bookkeepers at consultant. Na huwag ninyong galawin ang OR at SI ng suppliers nyo. Bawal ho yan. Bawal lagyan ng tick mark. Kasi hindi inyo yan eh. Kukita mo. Pag inalter nyo, disallowed na siya as evidence. So, ituturo ko to ha. Maglalabas ako ng another video. Abangan nyo. Sa Taxation Professional University. .com. Doon ko ilalabas. Of course, may counting fee. Ano ho ang gagawin natin para mapanatili nating admissible material yung OR natin at saka yung SI natin? Ha? Ang word dito, key, is altered. Okay. Next, sabi doon sa report, yung royalty fee daw ay dinivide ng royalty rate. So, royalty fee divided by royalty rate equals sales. Assumption lang ho yan. Assumption. Wala hong kompleto o konkreto. Kompleto, konkretong ebidensya na pag dinivide mo yung royalty fee tsaka royalty rate based sa contract, magre-resulta immediately ng sales. I-discuss ko sa inyo, and again, sa taxationprofessionaluniversity.com. Ha, pang taxpayer kasi ang taxationprofessionaluniversity.com. Ano-ano yung mga pwede mong panlaban tungkol dito? Okay? Next, third. Nakita daw ng BIR yung royalty fee declared. So, anong ginawa? Yung royalty fee declared ng franchisor, ito ho yung Dunkin Donut, at saka yung royalty fee declared ng franchisee, ito po yung mga franchisee ng Dunkin Donut sa Pilipinas, yung maliliit na kiosk dyan. So, nag-declare ng royalty expense yung franchisees, at nag-declare naman ng royalty income yung franchisor. Eh, hindi nagbalanse eh. So, sabi ng BIR, merong under-declared, okay? May under-declaration. So, ang under-declaration daw, okay, ang under-declaration daw is more than 30%. Of course, nasa tax code yan. Pag more than 30% yung under-declaration, eh tax evasion po yun. Pero may technique ho dyan para hindi ho kayo makasuhan ng tax evasion kahit under-declared kayo ng 30%. May technique. So, didiscuss ko rin yan. So, tatlo po yung didiscuss ko sa inyo through the Taxation Professional University. Yung altered ORSI, royalty fee divided by royalty rate, at saka ho yung declaration, comparison between the declaration of franchisor and franchisee. Matutulungan ko ho kayo dyan para maiwasan po ninyo yung tax evasion. At huwag nyo pong kalilimutan uli. 30 taon na ho kayong nasa negosyo, 20 taon na kayong nasa negosyo, o 1 taon pa lang kayong nasa negosyo, at walang laman ng libro nyo. Isa ho yung prima facie evidence na tax evader ho kayo. So tandaan po ninyo, bumili na ho kayo ng libro habang mura ko po siyang binebenta. Lahat ho ng kailangan yung accounting entry sanction ha ng tax code. Pang tax code lang. Narito po. I-deliver ko ho sa inyo 3 to 4 days
Kapag available pa ho yung inventory, pero pag naubos na ho, edi wala na, magpapaprint tayo ulit. Okay? Huwag naman sana ninyong kopyahin. Huwag naman sana ninyong i-reproduce tong libro ko. Pabayaan nyo naman akong kumita. Okay? See you! Introduction po ito. Saan? Diyan po sa BIR Letter of Authority course. Ito po ay isang kurso na ang objective at the end of the course, kaya mong humawak ng opportunity o negosyo sa letter of authority. Kaya mong harapin ang mga questions ng potential na kliyente mo. So, yung first part natin, pag-uusapan natin ay yung negosyo opportunity. Ang second part ng panuna po natin ay pag-uusapan natin yung case progression ng letter of authority. At yung third, types and similarities ng mga letters of authority. At ang huli, yung anatomy and strategies in handling the opportunities ng letter of authority. Sir, paano ako makakasama dyan? Simple lang. Pag bumili ka ng libro ko, of course, meron ho itong bayad. Bibili kayo eh. Meron kang option o privilege na mag-apply at matanggap saan? Diyan po sa Study Now, Pay ETM Later. Babayaran nyo lang ho ako kapag kumikita na kayo dito, ha? Dito sa kursong ito. So pag wala pa ho kayong kita, edi wala kayong ibabayad sa akin. Kaya nga Study Now, Pay ETM Later. Siyempre, katulad ho ng pagiging negosyante bilang Uber driver o Grab driver, kailangan mo ng lisensya. O sir, saan ako kukuha ng lisensya? I-accredit kita para yung brand name ko marub on sa'yo. Siyempre, pag in-accredit kita, kailangan meron kang sasakyan. Uber car nga ang tawag, di ba? So, ano sasakyan mo? Yung utak mo, yung laman ng utak mo. Kung wala ka nito, eh wala kang ibebenta. So, para malamanan siya, kailangan mo ng tools. Ito ay isa sa mga tools. At ito pong nandito ay isa rin sa mga tools na kailangan ninyo. So, kailangan ninyong mag-aral. Magkakaroon tayo ng meetups. Tuturuan ko kayo, i-guide ko kayo. Marketing, selling, negotiating sa mga kliyente o potential client nyo. At hindi lang yan, ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng produkto. Ah. Kayo mismo ang produkto. Gumagawa ho ako ng tax mapping apps. Malapit na po matapos. Diyan ko ilalagay kayo para mag-meet up yung clients na may needs at kayo naman na may needs na magkaroon ng kliyente. At tapos babayaran kayo ng kliyente. Of course, may share ako doon. Diba? Study now, pay ETM later. Para continuous yung inyong pag-aaral at hindi nyo makalimutan, ilalagay ko ho ito sa online. Oo, para ho unlimited yung availability at accessibility nitong pag-aaralan nating nabanggit dito. Okay? Ito po ay BIR Letter of Authority course. Okay? So, mag-enroll ka na. Ano puhunan mo? Ito muna. Yung study, ako ang mag-i-invest sa'yo. Naniniwala ako na pag binigyan kita ng tools, uunlad ang buhay mo. Dadami ang kliyente mo. Ito muna ang umpisa. Tapos, kailangan nating turuan ka dito sa Letter of Authority course at ito po ang ituturo ko sa inyo. Then, mag-avail kayo ng Study Now, Pay ETM Later. Oh, ano pa hinihintay mo? Sali ka na!